yung mga biskuit dito sa akin, lalo na ngayon at starting na nung pumapasok na yung mga estudyante. So, ano nga ba yung mga, ano ba yung sikreto ko kung bakit mas mabilis maubos yung biskuit ko compared dun sa ibang paninda? Lalo na ngayon, di ba, balik eskwela na, so face-to-face na siya. Ngayon, dito sa tindahan, is may ginawa akong sikreto. Hindi na siya sikreto ngayon dahil ginawa ko na, at least alam na ninyo, na nilalagay ko sa front yung aking mga biskuit. So, nakikita ng mga estudyante, nakikita ng mga nanay, kung ano yung mga bibilihin nilang mga biskuit. So, ito guys, yun. Ayan, nakikita nila. So, meron pa rin ako doon sa harapan. Meron akong itoy na nakabagbag siya. Nakikita naman siya doon dito sa harapan. So, doon sa bilihan naman is yung nandoon sa estante nakalagay. Yun ang nakikita nila. So, isa yun guys sa mga sikreto ko kung bakit mas mabilis maubos sa akin yung mga biscuit at saka mas mura yung aking paninda dahil nga doon sa rumerekta ako doon sa bodega. Mas mura kasi sa bodega compared sa grocery. Kung may ahente din naman kayo, mas mainam na yung mga biscuit lalo na ngayon at may estudyante o face-to-face classes na, mas mainam na yung mga biscuit is galing na doon sa bodega. So, yun guys, yung mga dahilan o sikreto ko na rin, nasabi ko na sa inyo na mas mabilis maubos ang biskuit kapag nakikita ng mga nanay, ng mga estudyante, kahit yung mga chocolates, dapat mas nasa front sila. So, yun, yung isa sa pinakamainam o tips na pwede kong ipahagi sa inyo kung bakit napakabilis maubos yung aking biskuit. Isa dito sa number one talaga na mabilis maubos is yung hello. So, yun talaga is ubos na. Hindi pa dumadating yung aking ahente. Ay, wala na. So, ipapakita ko sana sa inyo. Isa na lang yung kanina. Binili na ng bata. Dahil merong hugot. Parang ano tawag dito? Yung may mga words ba? Yun, na sinasabi doon sa likod ng hello na yun. So, yun nagugustuhan ng mga bata. Kung ano daw yung hugot. Anong linya daw meron doon sa likod ng biskuit. Yun.